Hello mga kaosang! So muli, andito kami ulit sa Matsura Animal Hospital dahil after namin pinatignan dito yung pusa namin, parang lumalala na po yung kondisyon niya sa ngayon. So ang gusto pong mangyari sana ng asawa ko kung pwede na patanggalan ng tubig yung tiyan. So tingnan po natin kung ano po yung sagot ng doktor po. Sinasabi po ng asawa ko na nangangayayat na nga po yung pusa namin, tapos muapayat na siya at lumalaki ng lumalaki yung tiyan. So dito mga kaosang, bali wala na talagang response yung doktor kung ano pong makakabuti pa sa pusa, dahil kung tatanggalan pa daw po siya ng tubig ay wala na rin pag-aasa dahil lalo lang daw po siyang lalala. So sa makatuwid po, wala na magagawa yung doktor para sa pusa namin. At sabi nga niya na nakakalungkot man, pero hindi nila dinidiretsa kung mamatay na nga ba talaga o hindi. So ayan po. At ito na po si Tetsu mga kaosang kinumagahan. After namin siyang dinala sa doktor, hindi na po siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad. Nagtago po siya dyan sa lugar na yung hinanap po lang po talaga siya. At yan po habang kinakausap ko siya, talagang response niya po sa buntot na lang po mga kaosang. Kaya sobrang nakakalungkot na nararamdaman ko talaga mawawala na siya. So ayan po mga kaosang, kinakausap ko po siya kahit papano. Ayan. Ayan po. Tetsu. At dito, nagpapaalam ako sa kanya kasi nga po may lakad ako, may kailangan na po asikasuhin sa araw na to. Kaya po nagpapaalam ako sa kanya. Tine, iti mas yo. Ne? Tamba tine, tisu. Dahil sugi yo. Ne? Ne? Tisu, bye-bye. Iti mas yo. Ne? Tamba tiyo. Tetsu, Tetsu, gambati yo. Ano po yung pusa namin? Ano po parang yung hinanap ko? Siguro na mamatay. Nakakausang kasi yung katawan niya nagkaroon ng maraming tubig. Ngayon, hindi na siya pwedeng patanggalan ng tubig. Sabi lang doktor, lalo siyang lalala. So wala na magagawa kundi hintay na lang talaga mamamatay na daw siya. Di ba nakakalungkot, no? Nung panamana sa akin itong pusa na to kasi mabait po itong pusa na to. Ito lang talaga dati kong kasama pag mag-isa lang ako dati sa bahay. Hindi po. Nagre-reply siya o pag kinakausap. It's yan po. Yan po yung sagot niya mga kaosan. Yung buntot niya kasi hindi na siya nakakasalita. It's you. Daisuki o. Yan po yung kuwi ng pag-reply niya. Pinagalagalang niya na lang po yung buntot niya. Dito po siya lagi nakasiksik. Hindi na po siya nakakalakad. Tapos, hindi na rin po siya nakakakain ng maayos. Pinsu. Naisugi o. Gambatin eh. Itikimas yun. Naalis kasi ako kausan. Papaalam ako sa kanya. Yan po. Tetsu. Ito makausan. Yung reply niya. Yung sabi sa buntot niya dyan. Yan po siya yung parang kung paano siya nakipag-usap. Magbubinaganyan po yung buntot niya. Ibig sabihin. Masaya siya. Na nandyan ka. Gusto niya yung ginagawa mo sa kanya. Yan, masaya siya. Yan, kaya ginagalo-galo niya yung buntot niya. Ay, Tetsu. Tikimas yo. Tikimas, Tetsu. Bye-bye yo. Pinipilit niyo. Makipag-usap sa akin kahit na nangihina na yung katawan niya. Napakabait po ng pusa na yan. Ayoko po siya mawala.
Ayaw ko po siya kunin kasi nasasaktan siya pag hinahawakan. Kaya ayaan ko lang po siyang dyan na lang siya. May pizza? May? Kamatiyo mo, Choto. Dahil sa tiyo? May pizza? Dahil sa tiyo? Dahil sa tiyo, pizza? May? May isang mga kausang yan ha, na napapahina po siya. Itong mga kaosang, ang ginawa ni Tetsu ay pinaalis niya lang ako. At pagkaalis na pagkaalis ko, dahil sabi ko magsasampay muna ako, doon na po siya nalagutan ng hininga. Meron po siyang malakas na meow. Parang siguro yun na yung farewell, o siguro nagpaalam na siya na last goodbye niya, or siguro thank you ang ibig sabihin. Tapos po, wala, namatay na po siya ng 12:05 ng tong January 16 po. Mga kaosang, andito na po kami sa pet funeral. So dito po namin ipapakremate ang katawan ni Tetsu po. Yan po mga kaosang, so meron din kung nauna pa sa amin at namatayan din po ng kaosang. Ito po yung cremation chamber na kung saan dito po sinusunog yung mga dinadalang mga hayop po dito, pusa or aso or kahit ano pong mga pet na namatay po. Dito po sa Japan, mga kaosang, bawal po yung tinatapon or nililibing kung saan-saan po yung mga hayop na namatay. Ito naman po ay nagpapaalam na po yung may-ari sa alaga niyang pusa, dahil yung pusa po gusto niya mangyari, ilibing po sa libingan ng mga hayop. Pipil pa po dito ng papel bago niya po ipasunog. So ang gagawin niyo po una ay pipil up kayo ng papel, isulat niyo yung pangalan niyo, yung pangalan ng pusa, yan po, tapos ayan po, ibigay niyo po dyan sa yung tawag niyo, ubuyasang, yung magdadasal po dyan sa mga namatay na hayop, tapos bayaran po, magbabayad po kayo. Tatanungin po kayo kung ano pong gusto nyo, yun ba i-cremate, after cremate, i-uwi ba, pwede rin naman, or ipalibing nyo po sa libingan ng mga hayop. Ang gusto po ng asawa ko na pagkatapos mag-cremate, dadalhin po namin yung buto. Yun po. May kausang din po siya i-cremate. Dito po siya ilalagay. So, ilalagay na po yung mga buto ng pusa namin sa kagayan. Ito yung steak.
Kausang, nilagay ng puso dyan. Sari
Terima kasih.